Hello guys, what's up? So ang topic natin for today is lost passport. So since nga ay mayroong amnesty this coming September 1 to October 31, so 2 months po yun. So sa lahat po ng mga may problema sa kanilang passport or sa kanilang visa, residence visa, galing ng residence visa na overstay na, so po pwede kayong mag-avail ng amnesty, except lang po yung visit visa. So far wala pa namang sinasabi yung mga visit visa violator. Ang in-announce pa lang nila ay kung galing ka ng residence visa, then na-overstay ka ay maaari ng maayos effective September 1. Okay. So syempre habang maaga pa lang, kailangan maayos natin yung ating passport. Kung in case wala tayong passport, wala sa atin yung ating passport, ay magpa-lost passport na po tayo. So since nga dito sa United Arab Emirates ay 7 Emirates po dito. So for example na lang, pag nandito po kayo sa Dubai, so sa Dubai apps po pwede kayong kumuha ng lost passport. Lost certificate, I mean. So pwede kayong kumuha ng police report sa Dubai police apps. Kasi nga kung pupunta po kayo sa police station at kukuha kayo ng police certificate, hindi rin po kayo ini-entertain kasi nga online po yung processing pagkukuha po tayo ng police certificate. Yes. Guys, pwede naman kayong kumuha din sa mga yung mga PRO na naglalakad, pero napakamahal po nila maningil, which is sa Dubai police apps kaya lang po natin makuha yan for only 70 dirham. So 70 dirham lang po. Pero pag sa mga PRO po kayo mga naglalakad, ang mahal po nila maningil. Pero kung wala po kayong kakayahan na hindi po kayo marunong, so pwede po kayo magpalakad. Yun nga lang, may mahal. Pero alam nyo naman po kung paano gawin, i-download lang po yung Dubai Police Apps at kukuha po kayo doon ng police certificate. Ay pwedeng-pwede naman po. Kasi yun po yung kailangan natin pag pumunta tayo ng embassy, yung police report. Then syempre meron tayong photocopy ng ating birth certificate at ating passport copy. So yun lang po yung mga requirements ang kailangan ng ating Philippine Embassy para makapag-renew or makakuha ng bagong passport. Yes po. So since nga dito UAE, United Arab Emirates, ay 7 Emirates tayo, so guys, hindi po lahat ay kukunin sa Dubai Police Apps. Kung halimbawa Saja residence visa po kayo, so dun din po kayo kukuha ng police report. So ibig sabihin guys, sa 7 Emirates kung saan po kayo naka-residence visa, doon po kayo kukuha ng police report. So for example, Sharjah visa po kayo, doon po kayo sa Sharjah police station kukuha ng police report. So since nga guys, Sharjah residence visa po kayo, so di ko lang alam po guys, pero may mga ilan po na kumuha na po ng police report sa police station po ng Sharjah at saka Abu Dhabi police station. So kumukuha po sila doon ng police report. Pero pagka residence po kayo ng Dubai, sa Dubai Police Apps po kayo kukuha online. So yun po yung sinasuggest ko. Pero pag ibang residence po kayo, I suggested to you guys na doon din po kayo kukuha ng police report kung saang Emirates po kayo nandun. Except lang po yung Dubai residence ay maaari nyo pong kunin sa Dubai Police Apps for only 70 dirhams. Huwag nyo pong kung halimbawa guys, sa ibang residence, ibang Emirates kayo, tapos sa Dubai Police Apps, kukuha po kayo, masasayang lang po yung 70 AD nyo, kasi po hindi po siya ma-approve at hindi po ina-acknowledge. So kung halimbawa ang visa natin ay Abu Dhabi, sa Abu Dhabi Police Station po tayo kukuha ng ating police report. Yes po. So pag mayroon na po tayong police report guys, so pag in case na magpa-lost passport po tayo, so hindi na po natin kailangan ng appointment sa Philippine Embassy kasi nga ino-honor nila po yung police report na dala natin pag in case na wala po ang ating passport, na lost po yung passport natin. So all you have to do, ipapakita nyo lang po yung inyong police report. So magdala lang po tayo ng photocopy ng ating mga requirements. So ano po ba yung mga requirements natin? Kailangan mayroon po tayong 3 copy each ng ating birth certificate at saka photocopy po ng ating passport. 3 copies din po. So yun po yung mga kailangan. Then pag nandun na po tayo sa Philippine Embassy, so isasubmit po natin yon, yung requirements na po yon. And then aantay po tayo ng 1 week. So after 1 week, pabalikin nila po tayo.
Then that time magdala na po tayo ng 700 dirham kasi po 100 dirham para po dun sa affidavit of loss and then 600 para po dun sa bagong passport. So total guys, yung magagastos natin para sa ating pagpa-loss passport ay 770. So kasi guys, sa Dubai Police Apps, magbabayad tayo ng 70 dirham para po dun sa loss certificate. So may ano na po yun guys, may translation na po yun ng English at saka Arabic. Kaya yung iba nagsasabi kailangan ipapatranslate. Hindi po, kasi yung sa Dubai Police App via email, sinisend nila, may translation na po. So depende na po dun sa ibang Emirates guys, kung walang translation, kailangan may translation po siya. So pag English man, sa ibang Emirates nyo kinuha yung inyong police report na walang translation ng English, kailangan nyo pa po yung ipatranslate sa mga typing center. Yes po. So ganun po yun. Dapat may English translation at saka Arabic translation. Pero dito po sa Dubai, pagka sa, ang visa nyo po ay visa Dubai po kayo, yung kinukuha natin na police report galing sa Dubai Police Apps, mayroon na po siyang translation ng English at Arabic. So ayun po. I hope malinaw po. So kung kaya naman po natin kumuha ng online or kaya nating asikasuhin yung police report, ay mas makatipid po tayo. Kasi kung sa Dubai nga 70 EED lang, what's more pa kasi sa Sharjah, yung iba nakakuha guys 50 EED lang. So mas mura sa ibang Emirates except sa Sharjah, except sa Dubai. So ayun, kung kaya naman natin kumuha, kaya nating lakarin, so hindi na tayo dadaan ng PRO, kasi sa PRO talaga sisingilin tayo ng mas mahal. So ganun lang po. So sana maayos po natin yung ating passport bago po mag-start ng September 1, mayroon na tayong passport. Kasi po kung in case wala po tayong passport, so hindi po natin maayos, hindi po tayo makakuha ng amnesty kung tayo po ay overstay or visa violators po tayo dito sa Dubai. So inuulit ko lang po, yung amnesty po is applicable para lang po dun sa mga residence visa violators. So wala pa pong binanggit na kasali yung visit visa violator. So maaga pa naman po, so hindi natin alam, baka mag-announce din po sila kung sakali, pero mag-a-update po tayo. So I hope guys may natutunan po tayo sa ating lost passport tutorial for today. So i-follow niyo po ako for more update and tutorial. Thank you so much and have a nice day. Bye-bye.